bibilhin mo sila sa pinakamababang presyo nila. Tapos kapag umakyat na ulit yung presyo nila, dun ka magkaka-profit. Sumali natin bukas, pwedeng tumaas yan, dun kayo kikita, or pwedeng bumagsak yan. So, and guys, congrats, kasi meron na tayong yung unang crypto na nabili natin. Ayan. So ayun guys, kumusta tayo dyan? Anong balita sa atin? Sana okay pa rin tayo hanggang ngayon. So sa tagal kong hindi nakapag-vlog, ang dami pa rin nagtatanong sa akin kung paano nga ba sila mag-start, paano nga ba mag-trade, paano nga ba sila makakabili ng unang crypto nila, unang coin nila. So in this video, para ma-freshen up lang tayo, so mag-start ulit tayo sa basics guys. Para makasabay din yung mga baguhan na gustong matuto talagang mag-trade. Kasi sa mga next na ilalabas kong mga videos, balik na tayo ulit sa mga tutorials, mga technical analysis, and mga tools na pwede nating gamitin sa pagtitrade natin. So sana abangan nyo yung mga videos na yon para magkaroon pa kayo ng dagdag na knowledge about sa trading. So bago ang lahat guys, kung gusto mo itong mga ganitong videos na nagtuturo ako ng mga tips and tricks, mga trading tutorials, mga paraan kung paano tayo kikita online, so kung may konting time ka lang naman, pakiclick naman yung like button dyan sa baba. Ayan, i-click mo yan para malaman ko na gusto mo talaga itong mga videos na to. So ayan, huwag na natin patagalin, punta na natin yung computer natin. Hi guys, bago ka lang ba dito sa channel na to? And gusto mong matuto kung paano kumita online? Click mo lang tong subscribe button and yung bell icon para ma-notify ka in every uploads ko. So ayan, umpisa na natin guys. Nandito tayo ngayon sa Binance account ko. Ayan. So Binance yung gagamitin natin sa unang trade natin. Kasi siya pa rin yung top 1 trading platform ngayon. So basically, this is my second video introducing this, yung Binance, kung paano tayo mag-trade from scratch. So ililink ko yung unang video ko guys para ma-review nyo din kung sakaling nakukulangan kayo sa tutorial natin ngayon. So dito pala sa crypto trading guys, hindi rin to basta-basta guys ha. Kasi maglalabas ka din dito ng pera mo. So nakadepende talaga sa skill sets mo at sa knowledge mo about trading. Kung paano gagalaw yung pera mo dito. Kasi pwede yung lumaki or pwede rin bumagsak. Ayan, mabawasan. Kasi pabago-bago yan ng movement guys. So first things first, paano nga ba tayo mag-start? So syempre, mag-register muna kayo dito sa Binance. Ayan, maglalagay ako ng link sa mga description box ng mga videos ko. Ito. So ito siya, click nyo lang yan para mapunta kayo mismo sa registration page ng Binance. Then ito, click nyo lang to, sign up with email or phone. Yan. Tapos tapusin nyo lang yung mga KYCs, mga verifications, para magamit nyo ng full access yung mga iba't ibang features ni Binance. So kapag may mga account na kayo, mapupunta na kayo dito. Then check nyo lang yung identification nyo. Ayan. So dapat verified kayo guys. So yung una, okay na to guys, makakapag-trade na kayo dyan. Para ma-secure yung account nyo naman, punta nyo dito. Ayan. So dapat naka-on yung two-factor authentication. So ito siya. Gagamit ka dito ng third-party app like the Google Authenticator. Naka-on yan. Sa email, phone number. Then also yung pinaka-importante, ito guys, yung anti-phishing code. Ayan, dapat naka-on yan. Ito. Para malaman mo guys na legit Binance email yung mga papasok sa email address mo. So kapag okay na lahat yun guys, verified na kayo at secured na yung account nyo, ngayon magka-cash in na tayo dito. Magpapasok na tayo ng pera natin para makabili tayo ng unang cryptocurrency natin. Ayan. So ang gagawin natin guys, itong balance ko sa GCash, ayan. So yung 10,000 dyan, ipapasok ko siya dito sa Binance natin. So magiging process nyan ganito guys. So explain ko sa inyo para maintindihan nyo talaga. So yung peso mo, bibili tayo ng USDT. Ayan. So itong USDT na to, ito yung pinakaunang crypto na mabibili mo. So stable coin siya, naka-base yung presyo niya sa US dollar. So bakit pala ito yung unang binibili natin guys? Kasi nga itong USDT, fiat currency siya, na hindi siya madalas nagbabago-bago, hindi siya basta-basta tumataas yung value niya, or hindi rin basta-basta bumabagsak. So safe na safe yung pera mo dito. And ganito yung itsura niya. So sa ngayon 0 kasi tinanggal ko yung laman niyan kanina. So dito tayo sa CoinGecko. Boom. So kung 10,000 yung ipapasok mo, ito conversion to guys ha, parang peso to dollar na lang to. Pag ipapasok mo siya sa Binance, ito yung makukuha mong USDT.
yun yung pupunta dito. Ayan. So, gawin na natin guys. Puntahan lang natin dito sa my trade. Then, click natin tong peer-to-peer, P2P. Ayan. So, kung fully verified na kayo dito sa Binance, ma-access nyo na to guys. So, meaning nito, peer-to-peer, bibili ka ng USDT sa mga sellers na ito. Ayan. So, sellers lahat yan guys. Nagbebenta sila ng mga USDT. Parang Shopee yung concept nito guys eh. So, may mga sellers tayo, may mga ratings sila, and may mga presyo sila. Ayan. So, etong price na to guys, presyo din to ng dollar. Nakadepende na lang sa mga seller kung bababaan nila or mas mataas yung value na ibibigay nila sa'yo. So, dahil bibili tayo, click natin yung buy. So, dahil GCash yung gagamitin natin, click natin to, all payments. Boom. Then, click natin GCash. Ayan. Then, dapat naka-select to guys, ha, yung USDT. Kasi USDT yung bibilhin natin. Tapos, makikita mo dito guys, yung limit available. So, nakikipag-transact lang tong seller na to, si Star, sa range ng 15,000 to 73,000. So, hindi tayo pwede dyan, hindi tayo pwede dito, hindi tayo pwede dito. Ayan. So, pwede mong i-search dito kung 1,000 lang budget mo, pwede. Dahil sa atin, 10,000. Search natin, 10,000. Boom. So, lahat ng mga sellers na yung range is 10,000, ayan, ipapakita niya lahat. So, dahil bibili tayo guys ng USDT, syempre, much better na mas lower yung price, ayan, para mas madami yung mabili natin. Syempre, kung tatawad ka ng kamatis, syempre, tawaran mo ng mas mababa para mabili mo siya ng mababa. Tama? So, piliin na lang natin to yung mas better price. Ayan, yung mas mababa. So, dito tayo. Kay Cheap Coins Trading, 99%. Okay na rin to. Then, pasok tayo sa range. By USDT lang. So, makikita mo dito sa tab na to, 15 minutes lang yung transaction niya. So, mabilis na lang yan, guys. So, ilagay natin dito. I want to pay. 10, 1, 2, 3. So, ito yung marireceive natin, guys, na USDT. So, by USDT lang. Boom. Ayan. So, may countdown tayo dito guys na 14 minutes. Ayan. So, kapag bibili tayo, dapat within that 14 minutes, matransfer na natin sa GCash account ni Renato. Ito, nag-chat na sa atin. Ito yung number niya. So, i-bear ko na lang. So, transfer na natin. Ayan. Send lang natin yun. Press send. Ayan. Tapos, 10,000. Boom. So, okay na yan. Send. Boom. So, nasend na natin. Screenshot lang. Yan. Click natin. Transferred notify seller. Tapos, click natin to. Confirm payment. Yan. So, kapag bibili tayo, guys, tayo yung mauuna, guys, ha. Parang payment first tayo dito. Okay. Na-release na daw. View my balance lang muna natin. Kung talagang na-release na. So, and guys, napunta na siya dito sa my fundings pala natin. So, nadagdag siya dito. Kanina, 19,000 to. Ngayon, 29,000 na. So, okay na. Na-release na, guys. Okay. Order completed. So, ang next na gagawin natin, guys, dahil nandito siya sa my funding wallet, ipupunta naman natin yung 10,000 dito sa my fiat and spot. Dito. Sa my USDT. Para makapag-start na tayong mag-trade o kaya makabili ng mga cryptocurrencies na gusto natin. Ayan. So, sa ngayon, zero siya. So, lalagay natin dito. So, puntahan natin itong fundings ulit dito. Ayan. Then, transfer lang natin. Transfer. So, from, balikta rin natin. From fundings, ito, baliktad. From fundings, papunta sa fiat and spot. 175 USDT yung na-transfer sa atin kanina, yung nabili natin sa peer-to-peer. So, dapat double check nyo to guys. Fundings to fiat and spot, 175 USDT, confirm. Boom, so nandun na siya, bawas na siya dito. Puntaan natin sa fiat and spot. Ayan, so nandito na siya guys. So, ito yung parang magiging budget natin guys. Ayan, yung 175 USDT sa pagbili ng mga cryptocurrencies na gusto natin. So, yung value na lang ng 175 USDT is 9,911. So, nabawasan siya dahil sa conversion rate na lang yan, guys. Yan. So, normal lang yun, guys. Kasi nagbebenta yung mga yun. So, kailangan din nila ng profit. So, puntan lang natin dito sa my market at pili tayo, markets overview. Boom. So, sa ngayon, pabagsak.
pabagsak lahat ng market, guys. Ayan, kita nyo naman, kulay red. So, best time ngayon kasi pabagsak sila, guys. Magandang bumili ngayon. Kasi parang nakasale sila, ayan. Bibilhin mo sila sa pinakamababang presyo nila. Tapos kapag umakyat na ulit yung presyo nila, dun ka magkaka-profit. So ito guys, isang tip na may papayo ko sa inyo. Kung bibili kayo ng unang cryptocurrency nyo, huwag muna kayong bibili ng kung ano-ano. Dapat mag-rely muna kayo sa mga top tokens. Ito. So itong mga crypto na to, meaning subok na yung mga yan guys. Ayan. Sure kayo dyan kasi matagal na sila, may reputation na sila, maganda yung records nila at may history na sila. Bibili kayo ng unang crypto nyo, pili lang kayo dito. I think mga top 20 dito guys eh. Yan, pwede nyong piliin. So, ito si Bitcoin, kilalang kilala yan. Si Ethereum, ito yung USDT natin. BNB, XRP. So, ito muna yung try nating bilhin guys, si XRP, Ripple. Kasi itong Ripple, madaming pinanggagamitan to guys eh. Yung presyo niya is 1 XRP is equal to 28 pesos. So, kapag may 60 pesos ka, meron ka ng 2 XRP. So, nagigets nyo? So, click natin. Boom. And mapupunta ka dito sa mismong trading sheet na to. Ayan, trading page ni XRP. Ayan. Tapos i-block lang natin para astig lang. Then, dapat naka-trading view guys yan ha. Then, i-widen up natin para makita lang natin yung graph niya. So, ito yung sinasabi ko sa inyo guys. So, nag-fluctuate yan guys. Ayan. So, pabago-bago ng presyo yan. As of now, pabagsak siya. Kita nyo naman. So, ito siya. Yung current price niya. Nasa 0.5 US dollar, USDT. So, malay natin bukas. Pwedeng tumaas yan. Dun kayo kikita. Or, pwedeng bumagsak yan. So, kapag bumagsak yan, mababawasan yung perang pinasok mo dito. Yan yung risk factor niyan, guys. Gets nyo? So, lahat ng trading platforms, mapa-forex man, mapa-stock market man, ganun lahat yan, guys. Ganyan gumagalaw yan. Hindi mo control yung galaw ng market. So, for the sake of this tutorial, try nating bumili, guys, ng XRP. So, hindi muna tayo mag-technical analysis dito. Kasi, for sure, hindi pa naman alam ng mga beginners kung paano mag-technical analysis. And may mga videos na rin ako, guys, kung gusto nyong malaman kung paano magbasa ng mga graph na to, paano mag-technical analysis, pwede nyong puntahan yun para mabasa nyo yung galaw niya kung tataas ba siya kinabukasan or babagsak kinabukasan. So, buy na tayo, bibili na tayo ng XRP. Yan, minimize lang natin. Then, puntahan natin dito. So, dito lang tayo sa spot. Then, market lang tayo. Huwag na tayong mag-limit. So, kung gusto nyong malaman ng mas detailed to guys, panoorin nyo yung mga videos ko. In-explain ko lahat to guys. So, sa ngayon, bibili lang muna tayo. So, market, meaning ng market, bibili siya kung ano yung presyo dito. Ayan, so gumagalaw yan guys, yung presyohan dyan. So, kapag pinlace mo na yan, automatic na bili mo siya ng ganitong presyo, 50.38. Then, ito naman, kung mapapansin nyo, ito na yung 175 USDT sa fiat and spot wallet natin. So, nandito na siya. Pwede na natin siyang ipambili ng XRP. So, kung gusto mong ibili lahat, i-max mo lang yan, todo mo. So, ibibili natin lahat guys, ano, 175. Pwede mong i-adjust yan, pwede mong i-type 175. Ayan. I think, ayan, may bawas kasi may trading fee pa na tinatawag nila guys. So, okay na ako dito. So, buy XRP lang guys. Ayan. Buy and mapaprocess na yan. Makikita nyo dito sa gilid. Field exchange market buy. So, okay na. So, makikita nyo dito, wala na yung 175. And ito na lang yung natira guys. And nandito na siya. Meron na tayong XRP dito. So, kung gusto nyong ibenta, pwede. Ito yung bibili ka. Ito naman yung ibibenta mo yung XRP mo pabalik sa USDT. So, makikita natin dito sa my order history. Yan, trade history. Nandyan lahat yan. Yung ginawa nating trade. So, nakabili tayo ng XRP na worth of 0.5041 USDT, US dollar. Ayan, so dito muna siya makikita. Punta na natin dito. Dito, i-hover nyo lang, then fiat and spot. Nandito na yan, guys. So, and guys, congrats kasi meron na tayong XRP, guys, yung unang crypto na nabili natin. Ayan. So, ang gagawin natin dito, hintayin na lang natin na tumaas yan. Yung ginawa kasi natin, guys, is long-term trading. Kasi ito yung mas safe para sa mga beginners, guys. So, kapag beginners ka, try mo munang mag long-term trade. It's either 1 day, 7 days, 1 month, ganyan. Para makita mo talaga yung potential ng token o crypto na binili mo. So habang naka long term trading tayo guys, itong 345 XRP, pwede pa natin yan patubuhin. Ayan, so ituturo ko sa inyo guys kung paano pa natin mapapalaki to.
So habang hinihintay nyo siya na tumaas, pwede nyo siyang ilagay dito sa my staking, sa my simple earn. So dito siya, punta lang kayo dito sa my finance. Ayan, then earn. Boom. Then, ito nandito na si XRP. So gagawin mo dito, i-stake mo siya. So kapag in-stake mo siya guys, tutubo siya, lalaki siya. So yung 345 mo, magiging 346, 348, ayan, lalaki siya ng lalaki. Over the time period. So kapag wala dito yung napili mong coin, yung nabili mong coin, search mo lang dito, XRP. Yan, nandyan naman yan. And ito, explain ko lang guys, yung estimated APR. So ito yung tutubuin ng XRP mo within a year. And then sa duration naman, meron tayo dito flexible. Meaning ng flexible, pwede mo siyang i-withdraw anytime sa staking guys ha. Then kapag meron namang 30 days, 60 days, 90 days, naka-lock-in period siya ng 30 days. Hindi mo siya pwedeng i-withdraw. So kapag naka-lock siya ng 30 days, yan, 60 days, 90 days, mas malaki yung estimated APR na ibibigay sa'yo. Mas mataas yung kikitain mo per year. So dahil ayaw ko naman siyang i-lock, so okay na itong flexible guys. Yan. Para anytime, kapag tumaas na yung value ng XRP, pwede na natin i-cancel yung staking natin. So mag-subscribe lang tayo. Subscribe. Boom. Then i-max lang natin lahat ng XRP na meron tayo, which is ito. Max. Then mag-auto-subscribe lang tayo dito guys. Ayan. Para lahat ng tutubuin niya per day, which is ito, is i-stake niya rin pabalik. Tumubo siya ng isang araw, i-stake niya ulit, idadagdag niya hanggang sa palaki ng palaki. So ito yung tutubuin niya per day guys ha. Yan. So unti lang kasi 1.55% lang yung APR niya. Then ito, check natin, then confirm. Boom. So okay na guys, nakapag-subscribe na tayo sa XRP staking. Tapos view holding lang natin. Ayan, mapupunta siya dito. So eto na siya guys. And kung mapapansin nyo, dito sa may fiat and spot natin, eto, wala na yung XRP natin dito. Kasi nandito na siya sa may Binance Earn. Ayan, naka-stake na yan. And araw-araw madadagdagan yan. And meron na pala akong naka-stake dito, yung nabili ko nung nakaraan, yung SLP. So ganito yung magiging itsura niya guys ha, sa may history. Ayan. So punta tayo sa my type, then real-time APR rewards, search. So makikita nyo guys yung SLP ko, tumutubo siya ng 144 SLP per day, 157 SLP per day, 160 SLP per day. Yan yung mga nadadagdag. So ganyan din yung mangyayari sa XRP natin. So kung gusto nyo lang i-withdraw dito, i-redeem nyo lang. So ayun guys, balikan ko na lang kayo kung may major na galaw na yung binili nating XRP. At kung tumubo na ba tayo. And congrats sa atin kasi nakabili tayo ng unang cryptocurrency natin. So hindi lang tayo nakabili guys, may bonus learnings pa tayo. Which is tinuro ko po sa inyo kung paano tayo mag-staking. So two birds in one stone yung na-discuss natin ngayon. So habang hinihintay mo si XRP na tumaas yung value niya, at the same time naka-stake siya, para habang hinihintay mong tumaas yung value ng XRP, tumutubo pa rin siya doon sa may staking na yon. So gets ba natin? So ayun lang guys, sana may natutunan ka sa video natin ngayon. And kung nagustuhan mo itong tutorial ko ngayon, kung may time ka lang naman guys, please lang pa-click naman yung like button diyan sa baba para malaman ko naman guys na nagustuhan mo talaga itong video natin. So ayun lang, kita-kita tayo ulit sa next tutorials natin. Pops, but I have to be me, and everyone can see your anger is misplaced, and I'm gonna tell you.